napakainit ngayong araw na to. Kaya gagawa tayo ngayon ng isang merienda na malamig para maibsan yung ating sobrang init na pakiramdam. So ayan, may nahalungkat na naman tayong mga stock sa pantry. Kaya may naisip na naman tayong gawin ngayon. Ito na yon. Ito na nga. Gagawa tayo ngayon ng coffee jelly. Oh, version ko lang po ito. Ito yung tinatawag gulaman bar. Na sa totoo lang, bago naman yung mga powder, ito muna eh. Hindi ko alam actually na meron pa pala ako niyan dito sa bahay. So nakita ko, kaso coffee jelly yung gagawin at kulay green to, pwede na yan. So meron ako dito gulaman bar. Meron akong equal sweetener, 2 cups of water, all-purpose cream, and of course, coffee. So, wala akong condensed milk, kaya ito na lang yung pampatamis ko. So, may tips lang ako ah. Ito, bago natin to pakuluan, ibababad muna natin to dito sa tubig for 30 minutes. So, puputulin natin yan sa tatlong hati at ilalagay dito. Isang gulaman bar, ang equivalent niya na tubig ay 2 cups. So, tara! Mga kadobol, welcome back to our channel. So, ngayon nga ay day 7 ng aming home quarantine. At ngayon ay Linggo. So, nag-decide kami na i-postpone muna yung project number 2 namin kasi Linggo ngayon. And, nanood kami ng mask kanina sa live streaming. And then, na-inspire kami sa sinabi ni Father. Dahil doon sa sinabi niya, nag-come up kami ngayon sa isang idea na yun na lang yung gagawin namin ngayong araw na to. So, abangan nyo guys. Dito kami gumawa muna sa loob, sa kwarto namin, kasi nga, sobrang init talaga ngayong araw na to. Hindi kami makapag-concentrate doon sa labas. So, eto na, nag-set up na kami ng mga kanya-kanyang pwesto namin ngayon dito. Papapwesto na si Papa Del. Diyan yung pwesto niya. And, yung pwesto ko naman ay dito. Yan. Yan naman yung gagawin ko ngayong araw na to. Kanya-kanya muna kami ngayon. Kanya-kanya muna kaming gawain ngayon. Ayun na rin, nandiyan na rin yung merienda namin, naka-ready na. Dito lang talaga kami sa loob. Ito nga pala yung tatlong pillowcases namin dito sa bahay na plain. Tapos pag nilalagay ko kasi siya sa sofa, parang boring na siya tingnan. Kumuha lang ako ng tigda dalawa, lalagyan ko ng design. Ito yung mga gagamitin ko. Meron ako ditong band paper, tape, at saka yung pang paint ko nga, at saka paint brush. Ngayon, hindi na ako gumamit ng tape. Nag-drawing na lang ako para sa design ko dito sa isang pillowcase. Eventually. Yun lang. Biglang nag-brown out. Ano ba yan? Di pa kami tapos. Ang dami nakakalat, oh. Pero di pa kahit ano. Ba't tumutunog yung aircon sa kabila? Dito. Yeah.
May kuryente sa iba. Sa likod, may kuryente sa likod. Pero dito, walang kuryente. Ito, papunta doon. Eh, wala tayong magagawa dyan. Walang kuryente doon. Dito, meron. Paano kaya yun? Malamang meron. Wala naman nag-spark eh. Ayun. Kuryente. Sa isang side ng street, walang kuryente. Sa isang side, meron. Opo, tayo ilaw po po. Po? Walang ilaw po. Ha? Opo. Walang ilaw. Cut, kitty. Walang ilaw. Walang ilaw. Ano ba yan? Nasipag mo ah. Tama na yan. Bukas na lang natin ituloy. Ito yung aking ginagawa. Oh, hindi rin ako nakatapos. Malulubot ito. Ayun din yung mga ginawa ko. Oh. Wala. May second ano pa yan eh. Re-retouch pa yan yung kalat. Natatawa ako. Sa kabilang side may kuryente. Sa kabilang side wala. Unfair naman yun. Very good. Grabe yung kalat. Hindi pa tayo nakapagligpit. Grabe ka. Gusto ko rin gumawa. Joke lang. Ayan. Ang dami niya pang natimplang ano, pintura. Sayang. Napilitan tuloy. Napilitan ubusin yung pintura. Wala na pag-asa magkaroon ng kuryente to. So, ayan, nagkailaw na. So, nabitin pa. Tuloy-tuloy na daw ang gawa niya. Eight na tayo ng ating home quarantine. Namili na si Papa Del ng dagdag lang sa supply namin. May konting dilata pa. Meron pa naman pero nagpapasiguro lang kami. Tapos mga gulay and syempre yung lemon. Lagi kami nagle-lemon. More itlog. Ito yung ilang mga kailangan dito. Tapos, bumili din siya ng tatlong klaseng isda. A few inches later. Ito na ang ating ginataang yellow pea. A few moments later. Lapit na rin matapos si Daddy, oh. Let's fight and cope together. So, gabi na naman. Ito nga pala si Papa Del, oh. Ay, ang busy siya maglagay ng tali nung ginawa niya. Patingin mo muna. Ayan. So, nakalagay is, let's fight and COVID-19 together. Saan mo ilalagay yan? Gate. Oh, meron siyang campaign. Para bukas meron makita yung mga kapitbahay. Oo. So, awareness lang. So, meron siyang campaign. Simpleng yan lang. Uh-oh. Simpleng campaign. Personal. Yes. So, through art, gumawa siya ng campaign para, alam yun, magbigay ng awareness at magbigay ng pansin sa mga kapitbahay namin. So, ayun. So, may lalagay. Kabit na natin. Dilim.
ka na. Para bukas.